Hello, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Sas Rogando Sasot, ang inyong favorite American colony traitor. Ayan, magandang pag-uusapan po natin ngayong gabi at ito po ay ang ating pagsagot sa iba't ibang kamangmangan ng isang itago na lamang natin sa katagang Jukebox Blogger. Bakit jukebox? Kung anong hulog, siya ang tugtog. Ayan, pero bago ang lahat, shout out. Akala ko nabawasan na yan. Kasi yung isa nag-aral na sa ibang bansa, yung jukebox ano na blogger na yan eh. Sandali, sandali. Meron. Yung mga bata dyan ha. Okay, sandali, linawin natin. Kasi baka hindi na nila alam yung jukebox vlog. Yung jukebox eh, di ba? Hindi ho yung jukebox ha. Iba ho yung jukebox sa jukebox. Okay? Ano ho yung jukebox? Yan ho yung nung unang panahon, para ikaw ay may magpatugtog, hinuhulugan mo. Di ba? Para yung ano. Ewan ko, meron pa bang karaoke ganun ngayon? Hindi na kasi hinuhulugan ngayon eh. Iba na ang karaoke ngayon eh. Ang karaoke ngayon, iba na hinuhulog. May kasama ng babaeng papasok. Yung mga KTV ngayon, ha? Kasi nung unang panahon, hindi ganoon eh, di ba? Coins lang ang ihuhulog mo. Tas kedi ka nang kumanta. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng jukebox, ha? Okay? Malinaw yun, ha? Jukebox, so, yun. Pag hinulugan mo ng pera, doon dumadaldal, kumakanta. So, parang ganoon. Mga kapatune in pa lang sa iba't ibang dako ng mundo at ng Pilipinas. So, ayun na nga, mga friends, no? Alam niyo naman, bilang American colony traitor at bilang ang John Wick ng blogging, eh maraming gusto pong targetin ako ng mga mercenaryo, di ba? Ang isa na dyan ay ang isang jukebox blogger. So sasagutin natin itong mga kamangmangan na ganito, no? Diyos me, you Lord. Ito lang kasi, no? Ang i-address natin dito is ang isa ay si Coach Jarrett. Yan. Shout out kay Coach Jarrett. Diba? Alam mo naman, Coach Jarrett, di ba? Ikaw na. Lahat ng issue, ikaw ang mercenaryo ko. Ano, Coach Jarrett? Mula sa liquidation by certification ng mga congressman hanggang sa issue ng WPS, ikaw ang mercenaryo ko. Ano ba... Kakaiba ka rin, no? Ang gusto ko lang sabihin ay sana maging masagana ang iyong Pasko ngayong 2023 at ang iyong New Year 2024. Yan lang naman ang wish ko sa iyo, Coach. Tirador ba? Sas, may tanong lang ako sa iyo. Tirador ba? Tagasangga ng ano mo, ng banat mo. Kasi ito si Sas, may sipag kasi raulo rin kasi ito si Sas eh. Kumakabanat ngayon sa gobyerno eh. Talagang, hindi ko kasi, eto ha, this is not to discredit Maharlika. Okay, linawin ko lang. Yung banat kasi ni Maharlika, malakas. Pero more on kinuwento sa kanya. Kaya hindi siya binabara masyado nung iba. Kasi pag binara siya nung iba o binanatan siya nung iba, mas lalong mapapansin, di ba? Hindi ko sinasabing mali yung sinasabi ni Maharlika, ha? Ibig sabihin, wag umimik yung gobyerno para hindi mapansin yung kasi yung mga below the belt na banat ni Maharlika. Etong si Sas, ang banat niya kasi based on facts. Ibig sabihin, 'di ba, yung kanyang mga pinipresentang banat tulad dun sa confidential funds, at extraordinary fund,
pinakita niya. Eto yung mga ano, based on facts. Eh mahirap pong tanggihan, mahirap pong hindi pansinin. Kasi may basihan ho. Kaya kinakarga rin ho siya ng ibang mga vloggers. Okay? Ngayon, kailangan nilang i-counter argument yung mga sinasabi ni Sas. Dati kasi na gagamit nila yung tambaluslos na Pinoy. Eh ang problema sa narinig ko ng hindi na pwedeng bumara itong si tambaluslos na Pinoy kasi marami itong marami si Sas alam dito kay tambaluslos na Pinoy. Tandaan nyo, naging best friend niya yan. So alam ni Sas yung baho ni tambaluslos Pinoy. So hindi nila mautusan si tambaluslos Pinoy na makipag-counter argument kay Sas. Eh ang problema kasi, ang ano kasi dyan, kahit alam mo yun, si tambaluslos na Pinoy, kahit tarantado yun, kahit ganun yun ka-jukebox, kahit papaano, magaling sa argumento rin yun. Kaya lang ginagamit niya sa mali. Etong si Coach Jarrett, kaya ngayon hindi na magamit si tambaluslos na Pinoy kasi alam nga ni Sas yung lahat ng sikreto nun. So gumamit sila ng iba. At nagkataon, di umano, according to Sas, eh walang iba kung hindi itong si Coach Jarrett. Eh ang problema, ang level ng utak ni Coach Jarrett, i-compare mo sa utak ni Sas. Naku po. Kumuha sila ng vlogger na nagbabasa. Hindi naman ho talaga nag-a-analyze. Yun ho ang masama doon. Kumuha ka ng grade 1 para barahin yung profesor. Paano mangyayari yun? Paano mo babarahin ng isang profesor na may, siguro may PhD pa? Tapos ang uutusan mo grade 1. Anong alam niya? Magbasa. Diba? So ganun ang siste. So barado tuloy ngayon to si Coach Jarrett. Maging masagana ang iyong Pasko at ang iyong bagong taon. Bakit niya sinasabing masagana? Baka maraming naghulog. O maraming hinulog. Doon sa kanyang jukebox. Diba? Hindi ako sure kung yun ang tinutukoy ni Sas. Magandang matanong natin si Sas dito. Diba? Ang tinutukoy mo ba, Sas, eh maraming nahulog doon kay jukebox. At sa sobrang dami ng hulog, sobrang binabara ka sa lahat ng bagay. Yun daw ang sinasabi ni Sas. Lahat daw ng kanyang sinasabi, eh kinakounter argument nito. Eh ang problema, mukhang lalong nahulog sa bangin yung counter argument nila. Alam mo naman, no, kung yan naman ang ating hugot sa buhay, you know, the jukebox needs some coins in order to sing. Alam mo naman. So ito na. So etong sasabihin ko, no. Alam mo, Coach, last year, you actually interviewed me about the South China Sea. Ang daming issues sa Sabah, sa Taiwan, sa South China Sea conflict. Last year sa vlog mo, ang nakakapagtaka kasi, you meron ka ng oportunidad, no, na tanungin ako sa sarili mong vlog, magtanong ng maayos na issue, pero hindi mo ginawa. Pero ito pa, ano to ha, this was August 2022, last year. So may papapanood ako. Napaisip tuloy ako, kaya ayoko nang i-vlog si Sas. Ayoko nang interviewin. Baka sabi niya, hindi ako nagre-research eh. Sa inyong clip, okay? Para makita ninyo, no? Ito. Clip nung interview niya sa akin last year. Ito. Mga 4 minutes lang itong excerpt na to. Wala na
O eh, nakakaloka, yung claim ng China dyan sa South China Sea was actually, ang pinag-ugatan niyan, yung claim ng nationalist government ng Taiwan. Kaya itong Taiwan has the same claim as China dyan sa South China Sea. So itong mga, sinasabi ng, what's this? Ng mainstream media. Napakaamot na lang eh. Nga. Alam mo, wala namang masama. Wala namang pong masama kung hindi mo alam. Kasi, tama naman eh. Ibang level nga naman ang utak ni Sas pagdating sa international community. Diba? International relations. Ibang utak niya. Siyempre, siya ho'y aral. Kaya, alam mo yun, there's nothing wrong if you admit na wala kang alam. The problem is, wala ka nang alam, babarahin mo pa si Sas. Babanatan mo pa si Sas. Eh, ikaw na mismo nag-admit wala kang alam. Tapos babanat ka pa ngayon pagdating sa international relationship. I mean, to be frank, marami ho kaming hindi pareho. Hindi naman marami. Meron kami mga hindi parehong prinsipyo ni Sas. Okay? Pero sa ibang bagay. Not sa foreign relationship. Bakit? O foreign relation, di ba? Bakit to? Kasi nga, pagdating sa foreign relations, sobrang ginagalang ko siya. Pagdating sa ano, kasi alam niya talaga yung pinagsasabi niya. Okay? Inaral niya yon. Hindi ko siya babarahin doon at hindi ko siya babanatan kung doon. Sa ibang bagay, maaari. Yes, maaari yon, pero not on that issue. Is your media? Magpo-pro-Taiwan? O sige, di magpro-Taiwan ka? Tapos ang sasabihin niya magpro-Taiwan because of the West Philippine Sea. Yung kiniklaim ng China, that's ang pinag-ugatan niya, yung claim ng nationalist government, they have the same claim. You cannot be against China. Oo. It's the same thing. Ang pinag-ugatan niya yung national socialist government ng Taiwan. Kur. I didn't know that. All I know from the get-go is galing ng Beijing yun. Yung 9. Kailangan mag-English para mukha matalino, no? Pero, hindi ko alam yan. I don't know that. From the get-go. Ay, Coach Pretender. Coach Pretender. Amin-amin na lang din minsan. Pag hindi mo alam. Ha, huwag ka na mag-pretend na may alam ka pa. English-English ka pa eh. Ulitin natin yung sinabi ni Coach Jarrett last year. Okay. Okay. I didn't know that. Hindi ko alam yan. All I know from the get-go is galing ng Beijing yun. Yung 9-1. Ang Communist Party, no! Ang naggawa niyan, the nationalist, kasi di ba, remember, umukulang ang Communist Party dyan after 1930s, before World War I, or after World War I. I forgot the exact timeline. So before, ang nandyan, yun si Chiang Kai-shek, yung nationalist government. Sila yung gumawa niya mga dash line na yan. 11 nga yan dati. Ay, 11? Ano yung kasama niya? Oo. 10. 10-9, 11. Ay, hindi, 11 pala. Yung umpo si Mao Zedong, yung dalawang line dyan, nasa Gulf of Tonkin, na nasa pagitan ng Vietnam at ng China. Ginawa ni Mao Zedong, i-negotiate nyo na yung border ng, yung maritime border ng ano, ng Vietnam at China para maayos na natin yan. They were able to negotiate, kaya nawala yung dalawa. Ngayon, yung Taiwan mo, yung nationalist government, galit. Bakit yan nila nego? Bakit yan? So, dahan-dahan ka lang, Sas. Ligaw na yung kausap mo. Hindi niya na maintindihan. Alam mo kaya mahirap yung magiging nagpipretend ka na may alam ka? Kasi yung... Kaya ito, alam biro ito. Alam nyo, uh,
I had a masasabi kong bad experience pagdating sa ganyan, yung papasok ka sa usapan nang hindi mo alam yung pinag-uusapan. Nangyari na ho sa akin yan. Hindi ko na lang sasabihin kung kailan, pero nangyari na ho sa akin yan, yung merong pinag-uusapan yung ano, tapos hindi ko alam. Instead, but edi, ang akin, ang ginawa ko na lang, sinabi ko na, pasensya na, medyo hindi ko ho alam yung pag-usapan na yan. Siguro babalikan ko na lang ho kayo sa susunod, tsaka na lang ho ako. Mahirap ho eh. Ang problema dito, pagka hindi mo na nga alam, pero nagpipretend ka pa na alam mo, maliligaw ka lalo sa kwentuhan. Di ba? Mahihirapan ka. Eh, ito ang ginagawa ni Coach Jarrett eh. Sabi niya parang, sige na nga. Para hindi na mamasabihan ako na tanga ng mga followers ko, kunwari na intindihan ko sinasabi ni Sas. It's not subject to negotiation kasi it was negotiated between the two of them. So, pero yun, it's the same claim. It's the same claim. Taiwan has the biggest military outpost in the West Philippine Sea. Okay. Okay. Ang tagal na. Nganga moments nun eh, no? Nung pinapanood ko, sabi ko, oh my golly. Nang interview ka, nang hindi mo nire-research yung kausap mo. Sabi niya paisip sa, okay. Ito, ulitin natin ha. Tignan niyo. At China, para maayos na natin yan. They were able to negotiate kaya nawala yung dalawa. Ngayon, yung Taiwan mo, yung nationalist government galit. Bakit niya nila nego? Bakit niya? So, Correct. Ganun yung story yan. It's not subject to negotiation kasi it was negotiated between the two of them. So, pero yun, it's the same claim. It's the same claim. Taiwan has the biggest outpost in the West Philippine Sea. Kur 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 kur. Okay. Kaya pala. So when we talk about yung 9 dash line and yung ating claim sa West Philippine Sea, it's not just a Beijing thing. Kasama rin talaga dyan si Taiwan. Oo. Nireject na nga ng Taiwan yung arbitration decision, no? We don't accept it. Kasama ni Beijing, dalawa sila. Dalawa sila, kaya ako sabi ko, may paano ano kayo ng problema sa West Philippine Sea? Eh, kalaban mo din naman yung Taiwan sa West Philippine Sea. Fusera? Right. Yung kasi yung, gano'n kasi yung ano eh, yung build up sa mainstream media na nakakaawa naman si Taiwan, maliit lang na bansa, exerting her independence against a superpower called mainland China, ganyan-ganyan. So, dapat kumapit daw tayo sa underdog. Ignorant, ano, di ba? Ignorant about history. Grabe. Grabe pala talaga na lahat ng history ng ano. Grabe, sabi ni Sas. Ignorant of the history. Tapos sabi ni Sas, grabe, ang lalim pala talaga. Kasama ka doon sa ignorante na sinasabi ni Sas. Ang sakit sa bangs nito. Sabi ko, umbi. Hindi, ito walang biro to. Pag ako kinakausap ko si Sas, nagre-research talaga ako kasi alam kong may gagamitin siyang mga terms na hindi ko maintindihan. Kaya nga ako, sinasabi ko na lang, pag hindi ko talaga naintindihan, sinasabi ko sa, ganun ba yun? I mean, you won't argue anymore. Dito, hindi siya nakikipag-argue, pero nagpipretend siya. Tingnan nyo, tuloy natin. Ng West Philippine Sea, tsaka ng China. Ay, nako. Nako, Miss Sas, it's one, naka isang chorus kalahati na tayo. Okay. time flies when you have fun, or when you're talking about really, really, Interesting stuff. Saka interesting. Yeah. Oo. And Misas, ang dami kong mind-blown moments dahil sa'yo. Ha? Kasi parang
I never knew na ganito pala and all of that. So ano yung sinabi? Anong sinabi nito? Ulitin natin ha, ulitin natin. Ha? Ulitin natin yung sinabi niya. For more impact. I never knew na ganito pala and all of that. At may sas, ang daming... Sama na ugali mo, sas. Ulitin natin for more impact. Mind-blowing moments dahil sa'yo. Mind-blowing moments. Parang, I never knew na ganito pala and all of that. Ano yung sabi mo? Ang dami mong mind-blown moment sa akin last year nung in-interview mo ako dahil hindi mo pala alam ang issue. So, alam mo naman, coach, you know, I respect a person with intellectual integrity. Kaya you make a stand, you give your reason, and then you maintain it. No, and then you only change when there is a better logic, analytical framework, or better or new pieces of evidence that could change your view, di ba? Kaya Aryan May Galvez, salamat po. Hindi yung bigla-bigla ka nagbabago, bago-bago, di ba? So context, bakit ba bigla niyang na-bring up ito? Kasi ganito 'yan. Sinasabi niya, ito yung usapan natin dati. Ikaw mismo, Jared, inamin mo wala kang alam. Inamin mo mind-blowing moments mo na hindi mo alam yan, di ba? Tapos, ngayon, bigla niyang tinitira si Sas tungkol dito sa issue ng China-China. Kaya nga, ang sinasabi ni Sas, jukebox vlogger ka. Ibig sabihin, may nagpabago ng argumento mo dahil nga jukebox vlogger ka. So, read between the lines na lang. Hindi po ako nagsabi noon, si Sas po. Ano ibig sabihin ng jukebox vlogger? Ibig sabihin, pag nahulugan ng pera, pwedeng paiba-iba ang kanta. Minsan rock and roll, minsan buduts, minsan love song. Depende kung sino ang naghulog ng barya. Ang tanong, yung barya ba talaga yon? O baka naman sabi nga ni Sas, magiging masaya ang Christmas nito. Gaano kasaya, Sas, ang Christmas nito?